Magandang araw mga kapamilya. Welcome to Journeys of Hope. This weekend, we're very happy and very privileged to have as our guest one of the rising stars of ABS-CBN, Raven Rigor. So welcome, Raven. Hello po, Father. Magandang hapon po sa lahat. Magandang araw po. Magandang araw. And then, siguro background lang, si Raven, ano siya, nag-part siya of the starring cast of Beach Bros. And then also of Fractured. And then he was part of the cast also of course, the famous Dirty Linen. Na pinapal tapos na, no? Tapos na yung sa... Kasi napanood ko siya, sa Netflix. Tapos na yung sa, ano, eh, tapos na rin sa, ano, sa Kapamilya Channel, di ba? Apo, tapos na po siya sa Kapamilya Channel. Tapos pinapalabas na po siya sa Prime po, Prime Video Prime po. Pala, Prime, yes, sa Prime. Oh. Apo. Yeah, so welcome Raven to the Journeys of Apo. Hope. So si Raven actually still in college. No? Siguro, Raven, pwede mo ba kwento how you got into, ano, how you got into acting? Ano ba nauna, modeling? Hindi po. Nung 2020 po kasi, nagpo-post lang po ng pictures sa social media, sa Facebook, ganun po. Tapos, okay. One day po, may nag-message sa akin na manager po, asking if pwede daw akong mag-Zoom, pwede daw mag-meeting, ganyan. At that time, wala po akong idea sa showbiz. Hindi ko po alam yung dreamscape, ganun. Wala po akong alam sa kalakaran. So, nung minessage po niya ako, nag-Zoom po kami. Hindi pa po ako prepared talaga noon. Tapos nahihiya po ako, ganon. Yung pala boss po yung imi-meet ko. Hindi ko po ako aware. Tapos hiyang-hiya po ako. Tapos yung lighting ko din po ang dilim, ganon. Tapos, nung sinabi po na may mga nahanap na daw po sila for their group na binubuo sa Dreamscape. Sabi, parang okay lang kasi parang at least na-try ko mag-Zoom. Tapos parang nagulat po ako after an hour po. Minamessage po ako ulit. Tapos, yun na po, nag-zoom na po na maging part nga daw po ako. Tapos, okay. Super nakagulat po na kinakabahan. Kasi mahihain po talaga ako, bata pa lang. Tsaka parang, takot po ako lumabas sa comfort zone ko. Tapos sabi ko, anong sabi, parang, pwede ba pumunta ng Manila sa next, in a few days? Tapos sabi ko, hala, kasi super kinakabahan po ako. So, yun po na-discover po ako through social media po. Okay, And, okay. And your first project was Fractured. Last project ko po was Fractured, yes. So, tapos yung sa napunta ka una sa Beach Bros? Yung una ko po was Huwag Kang Mangamba. It's a show about faith and God. Kasama okay. ko po din sila Francine Diaz. Ayun po, marami po yung... It's a group teleserye po. Group. Okay. Teleserye po siya. Tapos yun po, dun po ako nagsimula na parang yung role ko po dun was kaibigan po ni Kyle Echari, ganun. Tapos, yun po yung pinaka-start ko. Tapos, nagulat na lang po ako nung yung time po na yun kala ko kasi nga po wala po experience sa acting. Tapos, pinag-acting workshop po ako and dance workshop kasi wala po talaga akong feeling ko po at the time wala akong talent. Kaya, yun po. Nung after po matapos nung show na yun, yung Huwag Kang Mangamba nung 2021 po siya natapos. Sabi ko nun, siguro wala na akong follow-up project. Parang last ko na yun. Kasi parang hindi ko masyadong nabigay yung best ko. Tsaka parang, I don't think napansin din ng mga tao yung role ko. So, nagulat po ako after a few months, in-offer po yung bros. Tapos, yun po yung pinaka-favorite ko po na ginawa ko po. And yun, starring role yun, di ba? You're among the four or five stars? Apo, five po kami doon. Kaya okay, super happy and privilege. Okay. And then after Beach Bros is ano na? Dirty Linen po. Yes po. Yun yung pinaka-biggest ko po so far na teleserye and project. Okay. Ayun po. Yung last, no? Tapos Fractured po yung last. So, ano, Rafe, paano yun? How are you? Kung mahihain ka, paano mo kinonvince yung sarili mo subukan? Yung una po nag-convince sa akin, naalala ko si daddy ko po, yung papa ko. Kasi okay. Ayoko po talaga, naalala ko po nun, umiiyak pa po ako kasi nahihiya ako na ayoko makipag-Zoom meeting. Ganun po ako kahiyain.
Tapos, parang, medyo, tapos, ayun po, sila, Buti di ko po yung wala nasabi. pumayag ka mag-guest sa akin ngayon. Hindi na po ako gaano mahihain. Pero, ayun po. Wait lang pa. Sige lang. Diba? Ayun po. Yun po, Okay. nung Nagando siya. Okay, there you go. Yung Okay. ano po na yun, yung mahihain po talaga ako. Kasi parang, si daddy ko po yung nagpush ako. Naalala ko siya yung nagsabi na, pwede ka pa rin naman mag-study kasi priority ko po yung pag-aaral. Sabi niya, pwede ka pa rin mag-aaral pero try mo lang. Tapos yun po, siya po yung pinaka naging parang rock ko po na, na parang tuloy. Na parang gagawin ko to kasi pinupush ako ng family ko. Kaya po po, tapos parang siguro po nasanay na lang din po sa environment kasi ang dami ko pong nakilala from mga veteran actors tsaka sa mga kasabayan ko din po na nagsisimula. I think na-learn ko na lang din po na as long as you do well, wala po dapat kahiya, ganun din po. So ngayon, enjoy ka na. I mean, I guess na after several projects, ano na ka na, medyo sanay ka na, no? Nakapag-adjust din po kasi yung sa mga several workshops po na ginawa ko. Tapos po, pinush din po ako ng mga naging kaibigan ko po sa showbiz. Kanino ka ba malapit? Kanino ka malapit sa ang closest ko po siguro ngayon, si ang friends ko po si Bianca De Vera, Sean Thurston, tsaka si Francine po. Si Francine yung na-consider kong close ko. Ayun po. Okay. Tapos ano yon? Among the na mga katrabaho, sino mga veteran actors and actresses na katrabaho mo? First, si Joel Torres. Opo. Si Sir Joel Torre po, Sir John Arcilia, Miss Janice de Belen, Miss Angel Aquino, Sir Epi Quizon, yun po, Tomas. marami na po. Mr. Si Tomas po, of course. Janine, of course. Janine Gutierrez, di ba? Opo, Miss ay, si Ate Nini po, si Ate Janine, si Kuya Zandro, ayun po, madami na po, Ate Jenica, Kuya Rishan, lahat po. Yung mga yun. So, sino yung pinaka-idols mo na mga artista na lalaki, sa lalaki, sino yung mga parang role model mo, yung parang gusto mong sundin yung path nila, etc.? Sa mga idol ko po sa lalaki, ang pinaka new look up to ko po si Paolo Avellino tsaka si Elijah Canlas. Kasi sa kumbaga sa mas ano po, sa mas veteran si Paolo Avellino. Tapos po sa younger generation, si Elijah, kasi sobrang galing po niya. Okay. And yun po yung gusto kong, yun po yung parang gusto ko din for myself. Kumbaga may mapulot po ako from them. Yun Okay. Po. Si ano ba? Si Paolo, hindi mo pa nakakasabay sa... Hindi pa po. Hindi pa po. So parang, about sa ano, sa mga female actresses naman, feeling idol mo na ano? Sa female po, pinaka nilook up to ko po si Catherine Bernardo tsaka si Miss Angel Aquino po talaga. Yun po yung si pinaka Angel nakatrabaho na, no? Nakatrabaho na si Angel. Opo, mama ko po siya sa Dirty Linen po. Ah, that's right. Oo nga. Oo nga pala. Ikaw yun. Okay. Pero ibang iba itsura mo ron, ha? Okay. How did you prepare for the roles? I mean, especially mahihain ka, everything. How did you... of course, you did workshops, di ba? Nag-workshops kayo. So, paano yung ano, let's say, ano ba yung pinaka... Sabi mo, pinaka-enjoy ka sa Beach Bros, di ba? Apo. Ngayon, how did you prepare for that role? And tapos, ano yung pinakamahirap mo rin role? Pag-usapan natin after yung pinakamahirap mong role. Ay, how pa. You prepared for that? Pero yung sa Beach Bros, paano ka nag-handa to... Especially, mahihain ka and you... In a sense, sabi... Kumbaga, rookie, di ba? Rookie actor eh. Apo. Tamo, paano mo pinaghandaan yon yung Beach Bros? Ayun po, kahit po siguro mahihain ako and nung time na yun parang hindi ko pa alam kung paano i-balance, kung paano ko po dapat i-present yung sarili ko. Masasabi ko pong mahirap po na madali po yung Beach Bros. Kasi yung pressure po kasi nandun po yung isa po ako sa main cast ng Beach Bros. Kumbaga na sa amin po yung focus. Andun din po yung madali siya kasi
kumbaga smooth sailing lang po, madali po makatrabaho yung apat ko pa pong kasama and yung girls po included. And yung production, super inaalagaan po nila kami. And para lang po, ang sinasabi po namin lagi sa Beach Bros, kasi nga it's a fun barkada na series. Sinasabi po namin na para lang kaming normal na mga magbabarkada. Para lang po kaming minsan naglalaro. And yun yung pinaka na-appreciate ko po doon na parang kahit serious to na nasa taping tayo. Pero at the same time, we have to be, sabi po ni Direct na, Direct Victor Villanueva, na kailangan lang po namin i-embrace yung characters and kailangan lang namin maging authentic sa piniplay namin. Kaya po para lang po kami naglalaro minsan, tapos after po namin mag-taping, nag-hangout po kami ng mga boys po para sabi namin mas maging natural po sa camera. Yun po. Okay. How about sa ano, yung most difficult role mo? So, Rave. So, mahalaga yung ano, no? Mahalaga rin yung samahan ng cast, ng production. Sobra po, sobra po. Kailangan po talaga i-maintain nyo po yung good relationship sa, hindi lang po sa cast, pero pati po sa production. Kasi sila po yung nag-spearhead ng project, sila po yung, kumbaga, para po nila kaming mga baby na parang, at the same time, kailangan ginagawa din po namin yung responsibilities namin sa kanila. Yun po. Okay. And then, ano, Rave, yung sa pinakamahirap naman, ano yung naging pinakamahirap mong role? Pinakanahirap po kong role so far, si Clint Pavia po, yung sa Dirty Linen. Kasi naalala ko po nun na aminin ko po sa sarili ko na parang hindi ko po siya fully na-grasp at the time na parang ito yung role na important tong role na to and is my, so far yung biggest break ko. Parang hindi ko po siya fully na-embrace. Kaya parang there were times na parang napapagalitan din po ako sa set kasi hindi ko malabas yung character po. Na parang pinag-workshop pa po ako because of that. So nung pinalabas po yung series, nakatanggap din po ako ng hate comments, ng bashing. Kasi nung una po, nagulat po kasi hindi po ako sanay sa hate comments. Parang sanay po ako na siguro dahil nga po na baby kami, parang sabihin okay yan. Tapos nung sinabak po ako sa Dirty Linen, na sobrang dekalibre yung telesery po pala, ang laki pala niya. Hindi pala pwedeng hindi ako mapansin pag hindi ko ginalingan. So nung napansin po ng mga tao na parang yung first scene ko, was hindi po gaanong maganda. Doon po ako parang napaisip na noon na nalulungkot po ako na bakit nila ako pinabash. Pero dumating po sa time na parang na-realize ko din on my own kasi hindi pa po tapos yung taping nung ina-air po siya tapos may taping pa po kami na kailangan ko na lang i-take yung constructively yung criticism nila. Kasi at kahit pa masakit marinig po, alam kong tama sila. Kasi napansin po nila na hindi ko nga masyadong nalalabas. So sabi ko, parang promise ko nun na sa mga taping na natitira, gusto kong bumawi. Kasi grabe po yung privilege na napasama ako doon sa buong cast po. Ako po yata yung pinakabago, isa sa pinakabago po na actors. So yun po, nung time na yun, pinag-iihan ko po. Tapos siguro yung parang small achievement ko lang po nung may mga nagpa-praise na po sa akin, may mga natutuwa na po. Because of one scene na parang namatay po yung papa po namin, si Sir Epi, sa series. Yun po, super saya ko po no, na parang akong nabunutan ng tinik na kailangan ko lang din pala maging focus sa trabaho, kailangan ko lang galingan. Kasi yung ini-invest po sa amin is kailangan din namin suklian na parang nearest nila na mag-pass na. Kung ako po, kahit wala akong experience, gusto po nilang masubukan ko. In a really big production po na halos tatlo po yung directors. Kaya ayun po, siguro pinaka-biggest achievement ko po na kahit feeling ko minsan hindi ko masyadong nagalingan was Dirty Linen. And forever po I'm proud doon sa serye na yun. And I hope makagawa po ulit ako ng ganun. The next time around, mas gagalingan ko po. Rimano, where did you pick up that attitude? Kasi natanggap mo yung criticism very positively and constructively. Hindi lahat ng tao ganon, ha? Hindi lahat ng tao ganon. Meron niya, ay, wala akong pakialam, ganon-ganon, di ba? But ikaw, you took it in, and you used it to motivate you. Saan mo nakuha yung ganong attitude? Ganon ba talaga yung
Ganun na talaga yung attitude mo ever since. Kung ako po kasi ever since high school po ako, mabilis po talaga ako mawalan ng will pag na-discourage po ako. Kumbaga mabilis po ako matakot. So okay. Hindi ko, I wouldn't lie po na, nung natanggap ko po yung bashing, hindi po ako, na-discourage po talaga ako nung time na yun. Pero, pero parang, may mga friends po nagsasabi, even family ko na, hayaan mo lang sila, bashers lang yan, wala silang, hindi ka na, wala naman silang ginagawa for you. Pero para sa akin po, gusto ko kasing, alam ko na may part doon sa sinasabi nila totoo yun. And there are people naman na hindi lang negative yung sinasabi nila. It's just that parang sinasabi lang po lang totoo. So sa akin po, nanggaling po sa sarili ko na sabi ko, gusto kong pag-igihan na ayokong maging complacent po na okay lang yan, bashers lang yan, kahit anong sabihin nila social media, wala lang yan. Sa akin lang po, kahit sa sarili ko na lang, yung gusto ko lang po maging i-prove sila na may kaya pa akong ilabas na opo, na ayokong mag-settle din po sa pwede na nung time, lalo po na ayun po, nandun po yung trust and heart ng prod para pag-igihan ko. Lahat po sila, lahat, actually lahat po sa cast, inalalayan po talaga ako. Sa bawat scene, kahit at least once po, inalalayan nila ako. Even sila Sir John. Lalo si Tita Tessie po, palagi po yung nag-a-advise sa akin si Tita Tessie na parang, tatawagin pa po niya ako sa room niya, sa parang pahingahan niya sa room niya. Tapos kakausapin niya ako na, huwag kang masyadong magsa-cellphone ha, tsaka gagalingan mo ha. Ganun siya. Lagi po, sobrang dinala ko po yung advice ni Tita Tessie. Kasi naramdaman ko po yung alalay niya. Even po sila Miss Angel. Tsaka si Cyril po. Kasi siya yung kapatid ko, yung nanay ko. Si Miss Angel, sobrang bait po niya na since Batangas po yung taping namin, hahatid pa po niya kami sa Manila. Sasabay po niya kami sa... Siya po yung nagdadrive. Sasabay niya po kami sa service niya. Tapos, nung time po na binabash ako, because of my performance, siya po yung, sila pong dalawa ni Cyril yung umaalalay sa akin na parang nakikinig sila sa mga sinasabi ko. Tapos, talagang nag-impart din po si Miss Angel ng mga natutunan niya. Na parang, yun nga, feeling ko po hindi po ako pwedeng ma-stuck sa situation na to. At some point, kahit malungkot, kahit feeling ko forever ko po itong maranasan, it's not gonna last for a long time. So, kailangan ko din po mag-move forward. Kaya yun po yung natutunan ko na lagi na lang may mag-aalalay po sa akin. So, kailangan ko lang po talagang i-push yung sarili ko. Kaya, yun po. Ang galing pala ng mga mentors mo. Imagine mo, Tessie ito ba? Sobra po. Diyan, Aquino. Opo. Ano pa yung, what are your other memorable experiences sa mga projects mo? Memorable experiences? Ang bukod po sa mga na-meet ko po, mga kaibigan ko po hanggang ngayon, and yung dirty linen nga po na sobrang dinadala ko talaga siya kasi sobrang big part siya sa akin. Yung sa litas ko na lang po yung fracture. Dun, siguro nami-miss ko po yung cast po na yon. Kasi parang nagsimula po kami sa fracture na ang kaibigan ko po si Sean, si Seth, tsaka si Francine. Tapos sila, yung iba po si Daniela, Jeremiah, tsaka si Kauri, hindi po namin ka-close. So, parang kinondisyon ko po yung sarili ko na sabi ko parang siguro hindi naman kami magiging close. Pero nung nag-taping na po kami sa Zambales po, sa island po kami, walang signal, sobrang init po doon. Tapos, sobrang bilad po talaga ang bilad. Kasi yun po yung plot ng story, and na-stop po kami sa isla. So, ito po yung experience niya kasi bukod sa iba po yung alaga nila, iba din yung suporta ng bawat cast. Parang kumbaga, pag naramdaman na namin na nawala na ng gana yung isa, na parang inaantok na kasi inaabot talaga ng madaling araw po since naghahabol ng oras. Talagang tatapikin mo lang o mag-joke lang si Seth. Parang, buhay na ulit yung group. Na parang, okay, game na, tapos na natin to. Kasi, minsan po, sobrang init na talaga. Kaya pag gabi na, sobrang pagod na kami, antok na. Kami po yung nag-push sa isa't isa. Na parang, doon naramdaman yung parang, matatrust ko yung mga tao na to.
so I can become better than lang. May napipick up po ako sa kanila sa acting po ni Daniela, acting ni Francine, sa bawat isa po na, ay ganun pala dapat yung atake doon, ang ganda ng atake niyan. Kaya memorable po sa akin siguro yung, yun po yung nag-Enchanted Kingdom po kami na magkakasama. Namimiss ko po sila eh, nakakamiss din sila talaga. Kaya, ayun po. Ano yan eh, bawat project parang may mga mini workshop yan, ano, preparing you for your roles. Meron po. Actually, meron po lahat. Nagkaroon po ng mga mini workshop na sa Dirty Linen po, nagkaroon po ako ng workshop talaga sa kay Teacher Angeli Bayani. Nagkaroon po ako ng workshop na ina-attendan ko po twice, ay, 3 times a week po. To prepare for the role. Opo. Oh. Nakatulong po na sobra sa akin yung talaga. Yung okay. Sa Fractured po, winner-shop po kami ng director po namin, si Director. Tinanong ko ano yung expectations po namin sa characters, mga ganun. And yun po, one-on-one po. Sa okay. Beach Bros naman po, group po din po, sa director din po. Yun okay. Po. Paano mo binabalance, Rave? Nag-aaral ka pa, di ba? Full-time? Opo. Yes full po. Paano mo binabalance yun? Madali po siya pag gusto mo po talagang mag-aral and gawin yung trabaho. Kasi ako gusto ko po yung ginagawa ko. At the same time, may passion ko din po talaga mag-aral. So, since ano po ako ngayon, hindi po ako nag-face-to-face. Since nag-trabaho po ako, nag-modular po ako. And, ayun po, sinasubmit ko lang po yung kailangan i-submit. Okay. I think nababalance naman po siya kasi hindi ko po kailangan umattend ng classes talaga. Ayun po. So magandang arrangement ano. So ngayon, where do you see yourself? Do you see yourself ano developing kasi nag-aaral ka. Ano bang anong course mo? Business Business class? Course po. Opo. Business course. So do you see yourself I guess sa industry naman ng entertainment? You just wait for the breaks, eh, di ba? You keep on trying. Yes po. And wait for the breaks. Pero ano ka? Part of your plan yung magtuloy sa entertainment. Opo. Gusto na nung time po na, di ba, mahihain po ako and parang hindi ko po gusto maging artista. Hindi ko po naisip yun. I think naging as time went by po, na-realize ko how I wanted it and how I wanted to really grow as an artist na parang iba po pala pag nahanap mo na yung passion mo, yung gusto mong gawin, na parang sabihin nila. Sinasabi naman po nila mami na pag na-discourage ako na okay lang yan kung hindi mo na talaga kaya magtuloy ka ng pag-aaral. Pero sa akin po, gusto ko kasi talaga to and alam kong bukod sa nakuha ko yung happiness ko sa pagiging actor, andito po yung sense of fulfillment na ito yung gusto kong gawin hanggat kaya, hanggat tumanda po ako. So if given the chance, ito po talaga yung gusto kong gawin. Kasi I think ayoko po din sayangin yung mga tao, yung tiwala ng mga tao sa akin and ng mga bosses and parents ko mismo na ako mismo, gusto ko po talaga to. So kaya ko naman po mag-aral and magkaroon ng business habang naging stop. Alam mo, nung araw kasi nag-ano ko ng I was part of the one running the basketball team of Ateneo. Opo. Yung senior, diba? Sila LA yan, sila LA Tenorio, sila Opo. James Tal, yan sila Doug Kramer yan, mga during the time I was sort of the school representative sa team, ano. Ah, talaga po. From 1995 until the time I left mga 2005, ako yung in charge of the basketball team, ano. Lagi namin sinasabi sa mga players, I know, dream ninyo, karamihan sa inyo, dream nyo mag-PBA. But we also want you to finish your college. Parang ano, pag natapos na kayo sa basketball, pag nag-retire, may fall back kayo. No? While we encourage pursuing yung career sa PBA. No? Kasi yun naman talagang dream ng mga basketball player, di ba? But at the same time, may fall back, di ba? Like now, last weekend ang guest ko sa Journeys of Hope si JC Antal, no? No, so nag-retire na siya sa basketball, no? After 12 years, 14 years ata in PBA, nag-retire na siya. Tapos sabi nga niya, now he's ano, painter naman siya ngayon. He's an artist. So merong fallback, ano? May ganung fallback.
So how many are you in the family, Raven? Anim po kami, mom, dad ko, tsaka apat po kami magkakapatid. Ako po yung panganay. Panganay ka. Ilan lalaki? Opo. Babae? Dalawa po kaming boys, tas yung girls, dalawa po. Okay. Ayun. Sinong after you, sino? Babae, lalaki? Babae po, then girl, then yung bunso po namin sa boy, 2 years old Boy. po siya. At 2 years old? Opo, ang layo po na agot namin. Siya yung pinakamalayo? Opo, siya po yung Okay, pinakabata. You're now 21? 21 ka ngayon? 20, I turned 22 po. 22. O kaya pa, January birthday mo, no? January ba? September po. Ah, September. Pero sa Google, okay. January. O kaya nga, nakalagit na tino, January 21. September, and then after you, ilang taon na? After ko po, yung sister ko po, 16, tapos 5 years old, tapos 2. Okay. Okay. Laki na rin. Magkakalayo po talaga. Okay, so at least ang encouragement ng parents mo andyan, ano? I mean, very very helpful yun eh, pag may support ng parents, ano? Opo. So Rave, anong advice mo, no? Kasi I think soon we're going to have Pinoy Big Brother, no? So anong advice mo sa those aspiring to be part of the entertainment industry, no? Anong masasabi mo sa kanila? Based on your journey and your experience, what advice can you give them? Pinaka-ma-advice ko sa mga gusto mong i-pursue yung acting and yung pagiging artista is to really, really focus on your craft. Na parang, I think, sa mga nagsisimula po, tulad ko nun, ang in-expect po is yung glamorous na life, yung mga perks na pagiging artista, yung popularity, yung money. But, it matters po. Important siya and may nakatulong po siya for you. But if you want longevity po, I think yun yung iniim ko po kasi tumagal talaga ako sa industriya. Gusto ko na kahit may mga bagay po akong hindi alam, gusto ko continuous po yung learning ko, yung natutunan ko, na hindi po ako magiging magpe-play safe. Gusto na maging complacent na okay na to, alam ko naman na tong acting na to, or alam ko naman, sakto na yung in-earn ko, or gusto ko po, lagi po, dream lang po talaga. I think, as long as po, nagde-dream ka, nothing's impossible. Yun po yung pinaka iniisip ko po ngayon. May mga times na nag-discourage po ako. As long as may dream po ako, and focused ako sa gusto kong mangyari for myself. I think, if it's meant for me, makukuha ko po yun at some point in my life. Kaya, yung sa mga nag-aspire po maging artista, yun lang, I think, wag makinig po sila sa heart nila. Kung gusto talaga nila yan, pursue po nila. And yun po, be authentic siguro sa kung paano nila gusto yung i-present sa sarili nila. Yun po. Thank you, Rave. That's napakagandang marinig yun ng mga bata from a young actor. No? So I wish you all the best and sana thank you po. Kita tayo face to face, magkausap tayo and then yes po, looking forward po. Rin, all the best and I hope your next project will be something that you will also love. No? So yes po. Thanks for having me, mga kapamilya. Well, salamat for joining us in Journeys of Hope. So please wait for Raven's next teleserye. Yes next po. Thank you po yes, and po. This is Journeys of Hope. Thank you everybody. Thank you so much, Father. Thank you, Pa. I can't feed 5,000, but I can feed one. I can't walk in water, but I can walk in the shoes of another. I can't turn water into wine, but I can turn a frown into a smile. I can't be there for all the people in need, but I can be the answer to someone's prayer by sharing at least 500 pesos every year to Alay Kapwa. Sharing what I have in my hands is the miracle that needs to be seen today. This is what I can share. This is my Alay Kapwa. Alay Kapwa, a flagship program of Caritas Philippines by the Catholic Bishops' Conference of the Philippines.